makisabi may dagdag. Hindi ka humingi ng kayamanan. Hindi ka rin humingi ng karangalan. No. Pero pati mga hindi mo hiningi ay ibibigay ko sa iyo ang karangalan at ang kayamanan upang sa ganoon walang makakapantay sa iyo sino mga hari ang darating. Tuloy natin ang verse 14. And if you walk in my ways and obey my statutes and commands as David your father did, I will give you a long life. Nakikinig pa ho ba tayo? Mga minamahal, hindi nyo ba napapansin maraming tao hingi ng hingi para sa sarili, nawawala yung kanilang hinihiling at pati yung nasa kanila na inaalis ng Diyos. Pero maraming tao, hindi sila concerned lamang sa kanilang sariling kapakanan. Humihingi sila para sa kapwa nila. Anong ginagawa ng Diyos? Ibinibigay pati yung hindi nila hiningi. So dito na po ang magwawakas. Ano po ang ibig kong tukuyin? Ano po ang lesson sa ating natutunan sa oras na ito? Number one, pinagkatiwalaan ka ba ng Diyos ng trabaho? Dahil pinagkatiwalaan ng Diyos ang trabaho si Solomon, so gusto niyang pagbutihin ang trabaho niya. Kung ihingin mo sa Diyos na mapagbuti mo ang pag-awit mo, pagsayaw mo, pagtugtog mo, pagtatamburin mo, pagbibidyo mo, pagkakamera mo, pagkuha mo, pangangaral mo, pag-i-evangelist, pagpapala, pag-pray and fast mo, kung pagbubutihin mo lang ang pagkakaloob, pag-aasher, kung pagbubutihin mo lang ang pagiging manggagawat lingkod mo ng Diyos, sigurado, pati ang mga hindi mo hinihingi ang ibibigay ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pati ang mga hindi mo hinihingi ibibigay ng Diyos. Lord, gusto ko po ng gitara dahil gusto ko po ka matutong tumugtog para sa iyo. Para sa iyo. Ibibigay ng Diyos ang gitara, pati ang hindi mo hiningi, ibibigay ng Diyos. Lord, gusto ko pong tumalino. Gusto ko pong maging valedictorian. Sapagat gusto kong ang karangalan na ibigay sa iyo, ibibigay ng Diyos siya sigurado. At meron pang mga sorpresa sa iyo ang Panginoon. Nakikinig pa ba tayo? Kaya una, ano ang tungkuling ibinigay sa iyo ng Diyos? Pagbutihin mo. At hingin mo sa Diyos na mapagbuti mo pa ang tungkulin mo, siguradong ang pagpapala ng Diyos ay darating sa iyo. Gusto kong sabihin ang pangalawa na nasabi ko na rin kanina pa, tingnan mo rin ang kapakanan ng kapwa mo. Dahil kung puro pang sarili lang ang gusto mo, mawawala yan. Ang gusto ng Diyos, tingnan mo ang kapakanan ng kapwa mo. At pag tinignan mo ang kapakanan ng kapwa mo, pagpapalain ka ng Diyos, higit pa sa iyong inaasahan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Kaya po, mga minamahal, number one, meron bang tungkuling iniatang sa iyo ang Diyos? Pagbutihin mo yan. Number two, huwag ka lamang maging makasarili. Tingnan mo ang bayang Pilipinas. Ano ang kailangan nito? Tingnan mo ang daigdig. Ano ang kailangan nito? Tingnan mo ang mga kapitbahay mo. Ano ang kailangan nila? Tingnan mo ang classmates mo. Tingnan mo ang mga kaibigan mo, pati nangaaway sa iyo. Tingnan mo ang lahat ng tao sa mundong ibabaw na ito. Tingnan mo ang iyong mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid. Tingnan mo ang mga kamag-anakan mo. Ano ang kalagayan nila? Hingin mo sa Diyos na tugunan sila ng Diyos. Amen? At hindi ka mabibigo, pati ikaw ay pagpapalain ng Diyos ng sobra-sobra. Nakikinig pa ba tayo? Kaya dalawang bagay lamang po ang aking hiniling sa Diyos. Walang pansarili. Magligtas pa ng mas marami pang kaluluwa, lumakas pa ang kapangyarihan ng Diyos. At si Solomon ay humingi ng iisa lang. Gusto kong mapagbuti. I-summarize natin, i-paraphrase natin ang kanyang sinabi. Gusto kong mapagbuti ang paglilingkod ko sa iyo.
Kaya mga minamahal, kung ito po ang ating dalangin, sobra-sobra pa sa ating pangangailangan na ibibigay ng Diyos. Ano ang binigay sa kanya ng Diyos? Verse 13. Verse 13, 1 Kings 3:13. Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor. Hindi ka humingi ng kayamanan, bibigyan kita. Hindi ka humingi ng karangalan, bibigyan kita. Mga minamahal, iyan ay hindi hiningi ni Solomon. Ang kayamanan, mga kayamanan ay hindi hiningi ni Solomon. Ang karangalan ay hindi hiningi ni Solomon. Pero pati ang mga hindi niya hiningi ay ibinigay ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo, yumuko at tumikit, wala ka munang kakausapin, pitawan mo muna ang bag mo, walang mag-CCR, yumuko at tumikit. Sa oras na ito, alam ng Diyos may pangangailangan ka. Meron kang sakit. Meron kang malalang sakit. Ikaw ay nasa kahirapan. Ikaw ay nasa karamdaman. Nangangailangan ka ng himala. Kahit tuka ang buhay mo, trabaho kayo ng trabaho, hindi naman kayo umaasenso. Abroad ng abroad, wala namang nangyayari at nagaganap. Aral ng aral, hindi naman nakakatapos. Walang pang tuition fee. Alam ng Diyos ang mga magaganda mong pangarap sa buhay na ito. Pati mga hindi mo binapangarap, pangarap din ng Diyos yan. Pero ang nais ng Diyos, maging tunay kang Kristiyano, ma-born again ka. Ang ibig sabihin ng born again, nagbagong buhay. Nagsisi ng kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. Genesis 1:26 and 27. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Na ang ibig sabihin, ang Diyos ay banal na Diyos. Nilikha niya ang mga tao, banal din naman. Kaya ayon ng Diyos na ang mga tao ay maging relihiyoso. Ang nais ng Diyos ang mga tao ay maging Kristiyano, magsisi ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At nilikha ng Panginoon ang tao ng babae at lalaki. Walang bakla, walang tomboy, walang may ganda at walang ras ng patilya, walang ay sa sigera. Na ang ibig kong sabihin, ang kanilang katomboy at kabaklaan ay hindi nilikha ng Diyos. Sino ang lumikha ng kabaklaan at tomboy at Satanas? He is the father of all lies. Ginagawa niyang babae ang lalaki at ang lalaki ginagawa niyang babae. Satan is the author of homosexuality. Satan is the author of vices. Si Satanas ang author ng pagmumura, paninigarilyo, pagmamariwala, pagkasyabu, pagsisinungiling, pandaraya, paginom ng alak at pagsusugal, paglaban sa magulang, hindi pag-aaral ng maayos, pagbubulakbol. Wala ng tulog at babad sa internet. Si Satan ang author na ang mga tao ay pupunta sa impyerno. At ang nais ng Diyos, magbalik loob tayo sa Kanya. Tanggapin natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. At bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At meron pang sorpresa o meron pang gift ang Lord, may package, gift pa ang Lord, deal pa ang Lord, surprise pa ang Lord, pati mga hindi natin hinihingi ay ibibigay ng Diyos. Habang tayong lahat ay nakayawat, nakapikit, gusto mo na bang magsisi ng iyong kasalanan? Gusto mo na bang magbalik loob sa Panginoon? Gusto mo na bang tanggapin si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay? At gusto mo na bang bumalik sa tawag mo o lagyan ang tawag mo? At gusto mo na bang pagbutihin ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Habang tayong lahat ay nakayong at nakapikit, wala po muna kayong kakausapin upang siya'y makapag-concentrate din naman
para ikaw din ay makapag-concentrate din naman. Taras mo ang kanang kamay, patungo ng langit.
mga kamay patungan ng langit. Kung nais mo nang ibigayin ang katotohanan ng buhay mo sa Panginoon. Kung nais mo nang magsisi ng bisyo't kasalanan. Kung nais mo nang maranasan ng tunay na pagiling sa Diyos. Pagiging Kristiyan at pumasok ng langit. Walang munting ng galibat ka ng likod at harapan. Hindi makakatulong sa iyo yan. At hindi rin makakatulong sa Kanya yan. Di ba nakita mo yung video clippings kanina? Sila'y pumupunta ng harapan. Pati mga kabataan, umiiyak at naghahagulgulan, walang pinipili, bata at matanda. Sa oras na ito, taos pa sa iyong puso ang pagsisisi ng kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos at paglagay na sa panawagan ng Panginoon. Iniimbitahan kita. Tumakbo ka na, patungan ng harapan. Come on. Pati ang mga may sakit karamdaman, tumakbo na rin patungo ng harapan para maipag-pray at gumaling ang karamdaman. Pati ang mga may pangangailangan, tumakbo na rin ang harapan para nang maipag-pray at masagot na ang iyong ahiling at panganakit. Come on! Sapit na po tayo sa harapan. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Come on! Lahat ng nais na makaranas ng buhay sa Diyos at buhay ng pangalan. Nais na kagaling at humala. Pagpapalag ka sa ganaan. Nais na tumpal. Nasa ganaan ito kanuan. Mga nais na patuhanan na magpukul ka sa Diyos at maranata. Nais na patuhanan ng Diyos sa Panginoon. Praise Jesus. Kung nais mo na, nasa balik ko sa mga kasalanan,
nais mo na tumalik sa mga kasalanan at para nasa ng bagong buhay ni Jesus, pagkaroon ng buhay ulang ko sa kalapit naman. Nais mo rin tumalik sa ikaramdaman, nais mo rin masagot ang iyong mga prayer request. At nais mo na natotohan ang pag-ibig mo sa Diyos. Come forward. Come forward. Walang nambersa sa inyo. Nagsusa kayong lumabi sa harapan. Nagaya ng mga biblioteke sa inyong napanood. At totoo lang, napakarami pa niya. So ipapalaman, mahuhumutang ang mga sa atin. And secondly, sa dali na, hindi naman naman kung saan nasa iba, iba na sila natin. Pero nagpapatuloy pa rin ang mga sila natin. At magpapatuloy ang pabuti ng Diyos. At sa paglapit ko kaya, decision mo yan, na ma-enforce you to offer your life unto the Lord. At ang hiling ko sa paglapit ko sa harapan, kagaya ni Harrison naman, pati ang mga hindi mo hindi ay hindi na Diyos. Sabihin mo ito ng galing sa ebuturan ng iyong puso, Panginoon Jesus. Patuhanan ko, ibibigay ko na ang buhay ko sa iyo. Iisip mo ako, padalin mo ako, patawarin mo ako, magbuhin mo ang buhay ko, gabitin mo ang buhay ko para sa iyo ka. At sa oras na ito, ipapagamit ko ang buhay ko sa iyo hanggang sa humihingi na namin buhay. Ako na lamang po ang mananalangin. Father God, italahan niyo po ang kanilang pangalan sa alat ng boy, sa alat ng kaya lang iyo, iyan na po, iyo pangako. At sa oras na kami mawala sa mundong ipabo na ito, nakasulat ang aming pangalan sa alat ng boy, sa langit, hindi kami pupunta ng impyerno, magmamamin ang buhay na kita. At sa oras mong ito, dami ka naman. Pagalingin niyo po ang bawat isa. Gawaan na ipala. Pagpalain at pasagalain. Imbless at ipropon. Ngayon na usapin mo ang Diyos. Hingin mo kung ano ang kahilingan mo ang alam. Sige, kausapin mo ang Diyos. Sige, pagkatapos niya, ipapanalangin kita at gagawa ang Diyos na kibala. Patapos sila ipag-pray, wag na naalis na magpapatotoo ka. Magpapatotoo sila. At yung mga kapera natin, yung isang kapera ay ipag-interview mamaya sa mga ilang piraso. Kung paano sila pinagpanan ng Diyos sa kanilang pagdalungin. Kailangan marinig ang kanilang mga patotoo. That the whole world may know that He is good and He is good all the time. Taas po ang dalawang kamay sa tuman ng labi. Thank you.
pinakamisa tayo, mga kapisalita. Alam mo na ang kailangan mong bumala. Nakapit mo ngayon! At alam mo na ang kahilingan mong padalagin. Nakapit mo ngayon. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Lord. Sa oras na ito, yung mga nagpa-pray over na may karamdaman, itulak mo ang bukol, wala na ang bukol. Hawakan mo ang pain, wala na ang pain. Kapain mo naman ang bahagi na masakit sa iyong katawan, wala na yan. Wala na ang bigat na iyong dibdib, wala na ang bigat na iyong puso. Lumuha ang Diyos ang dakilang himala. Sa oras na ito, gawa ng dakilang bagay ang Panginoon. Sa oras na ito, una na kanya. Yes! Thank you, Lord! 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 Hallelujah! Wala ng dahil, para iligtas natin ang Pilipinas ang buong mundo. Susuporta ka ng telebisyon at sa pag-ikot natin sa buong mundo. Kunin makuha mo ang pinakamataas na karangalan upang sa ganang pag naging valediktorya ka. Ang mga ka-eskwela mo at classmate mo, mga kasama mo sa eskwelahan, ay malaman nila na ang Diyos may buhay at ang Diyos may mabuti at sumasagot sa panila. At sa oras na ito, hindi matapos ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Manatili lang kayo sa inyong kinalalagyan. Alam nyo, gumagal at kumikilos pa ang Panginoon. Huwag niyong pigilan ang inyong pag-iyak. Huwag niyong pigilan ang inyong pagluha. Kapain niyo ang bahagi ng inyong masakit, wala na ang sakit. Kung may sakit sa tiyan mo, wala na yan, magaling ka na. Magaling ka na, magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Sige, panatili lang kayo sa inyong kinalalagyan. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Damin mo ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapagaling ng Diyos, ang kagalingan ng Diyos, ang himalaan ng Diyos. June 12, walang pasok yan, holiday. Meron tayong youth conference. Sa lugar na ito, the same time, dali ng lahat ng mga kabataan, hindi children. Yung children na maisip ng mga kabataan, pwede. Kahit matatanda, pwede rin pumunta June 12, Youth Conference, pinamagatang I Was Made to Praise You. Natalo tayong lahat, takutin ang lahat. Sagot ng Church ang pamasahin, ang pagkasulitan. Makarating lang ang lahat at ang maraming kabataan. Ihanda na ang mga pagpapaawit, ihanda na ang mga special numbers sa darating na June 12, Hallelujah. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Gano'n na po katagal yung pamamalit ng inyong paa at balakang? Mga 5 months po. 5 months na. Ano po ang dahilan ng inyong pamamalit? Nagkasakit po kasi ako, brother. Nagkasakit po kayo. Ano pong sakit ninyo? Nagpa-doktor ako, sabi nila UTI. UTI. Oh. Ngayon po, pagkatapos tayong mag-pray, ano pong naramdaman ninyo? Natanggal po naman natin. Oh. Nakikinig ba kayo? Ginawa pa ba? Natanggal daw. Wala na po. Wala na. Kapain mo nga, Ruth. Kung meron pa, kapain mo nga yung mga manhid niya, yung mga panlakid niya. Wala na po. Wala na. Wala na. Paano po kayo nakarating dito? Kay Sister Juliet po. Kay Sister Juliet. Sa taga saan po kayo? Sa Bueno. Taga Bueno. Ano pong pangalan ninyo? Flortini Sablas. Yan. Sino pong nagpagaling sa inyo? Panginoon. Sinong Panginoon? Panginoon Jesu Kristo. Ay, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat.